This is Raisa, and welcome to my channel. Hi guys! So for today's vlog, we're going to do a review sa isang drugstore product na sinasabi nilang murang pampaputi. And sabi din nila, nakakatanggal din daw ng chismis sa mukha to, di ba? Yung mga reviews na napanood ko, natanggal yung mga blemishes nila. So hopefully ako din. Ayan o. Ayan, pimple marks. And hopefully sana sa product na to, mawala siya. Without further ado, ilalabas ko na yung product. So, ito yung item. So, ito yung sachet. Ito yung Soul White Instant White. So, ang sabi niya, a non-sticky tone up whitening cream with whitening arbutin, beer berry, white strawberry, and donkey milk that instantly brightens skin tone upon application. So, ayan. Direction, spread over face and body until fully absorbed for even better results. Use with Soul White Whitening Soap. So, ito. Ayan. So, ito yung nakalagay sa container. So, this is 15 pesos yan sa Watson's. And this is 200. And this is 299 pesos. Yan. So, ito naman yung sabon. Yan. This is 80 pesos. 2 pieces na. Yan. So, ayan. May naka-engrave. Naka-engrave sa kanya. Siguro Soul, ano din to. Soul White din siguro yung nakalagay dito. Kasi hindi ko siya maintindihan gawa ng Korean siya. So, this item is 159 and this is 80 pesos. Ayan. Dinili ko sila sa Watson. So, i-test natin siya. Ito yung gamitin natin. So, ayan siya. Itas natin siya dito. Ay, oo nga. Slight. Mas slight nga siya. Ang galing. Ang galing mas slight. Ayan, so nakapaghilamos na ako. Guys, if you like this shirt, yan. Medyo ano siya, hangin. I got this from Divisoria. Ilalagay ko yung vlog na try-on haul ko sa baba para makita nyo din. If you haven't watched it, pwede nyo siyang i-watch dun. So, ito na. This is my face. Ayan. Hindi talaga siya pantay. Kita-kita naman. So, i-try naman natin. Try na natin siya. Try lang natin sa kalahati ng mukha ko. Maganda siya pag nilalagay mo kasi hindi siya malagkit. Sabi niya kasi instant white daw. So, tignan natin. Mabilis din siya matuyo. Ay, lagyan natin niya ng mabraya. Wala, oo nga. Pinagkaiba nga siya. So, ito, ayan. Ala, medyo malapit na.
Ang galing naman ito. Tapos mabilis din siya matuyo. Yung guys, yung pinanghilamos ko pala yung sabon na. Yung sabon na niya. Tapos gagamitin natin siya in 7 days. Tapos i-check natin kung mawawala ba or lalabo. Sana mawala na ng 7 days. Bigyan na natin yung kabila para pa. Tsaka mabango siya. Iba yung amoy niya sa sabon. Oh, not sure. Pero mabango siya. Parang citrus. Ayan. Oh, diba? Pak, maputi na. Sana akong babaeng marangal. Hindi mo na kailangan mag-powder. Pagkatapos mo maligo, maglagay ka nito. O kaya moisturizer muna. Tapos alis ka na. Barang ko to. Ayan, tapos lagyan ko din yung leeg ko. Para pantay sila. Ayan, sobrang leeg dito. Ang galing naman ito. Siyempre guys, instant lang. Pagkatapos, pag hinilamos mo na, balik ka na ulit. Ayan, tapos na. Saka ang maganda, pantay siya pag nilagay mo. Hindi katulad ng ibang mga products na pag nilagay mo sa mukha, parang patsi-patsi. Pero siya hindi, pantay siya. So, ayan. So guys, babalikan ko kayo after 7 days and i-check natin kung may nagbago. Hi guys, what's up? This is Reza and now you are watching my Soul White Korea review. Ayan, kita pa. Sorry. Guys, unang-una sa lahat, gusto ko magbigay ng disclaimer. Kasi, di ba, magkakaiba tayo ng face. We are unique in every way. So, yung products na ginamit ko might gumana sa inyo and hindi gumana sa iba and gumana sa akin. So guys, kung gusto nyong malaman kung ano-ano ba yung results niya sa akin, please keep on watching. And guys, since nandito na kayo sa part na to, gusto nyong malaman kung ano-ano ba yung naging result niya sa akin. So without further ado, sasabihin ko na siya for 2 weeks. Kasi feeling ko nung first 2 weeks is walang nangyayari sa akin. So ayun. So, first to 3 days na ginamit ko siya, gustong-gusto ko yung scent nung sabon niya kasi citrus siya, yung medyo strawberry siya. And guys, gusto ko kasi yun. Gusto ko yung mga strawberry scent. Pero hindi naman yung ganong katamisan. Yung nandun pa rin yung citrus scent or aroma na meron sa kanya. So, good thing yun. Yun yung number one na nagustuhan ko sa kanya. And number 2, pag ginagamit mo siya as a soap, yung sabon, hindi siya katulad nung Kojic na parang medyo gumaganyan-ganyan yung balat mo kapag ginagamit mo siya. Actually guys, yung sabon, yun yung ginamit ko my face and my body. Ayan. So ito na yung color ko ngayon. Kung maaalala nyo, ilalagay ko somewhere here sa screen kung ano yung itsura ko before. Bago ko to gamitin 2 weeks ago. Guys, wala akong binago. I'm still using the same setup. May ilaw doon. Ito yung camera kaharap ko. Mas nilapit ko nga kay sa akin para mas makita niyo yung effect sa akin. So, ito guys. Ito na yung color ko. Ayan. Pero, medyo nag-light siya. And for my face, ito. Ayan guys ha. Gamit ko ngayon yung... Ito na. Ito yung second na review natin. Gamit ko na yung Tone Up Whitening Milky Cream. So, ayan. Ito na siya. Ilalay ako makita. Ito yung color na niya. Ngayon, after 2 weeks. And then, ito yung leg ko. And ito yung braso ko. So, ayan. Hindi na sila, guys, ganun. Masyadong naglalayo yung color, di ba? And then, isa sa mga napansin ko habang gamit ko tong Soul White Tone Up Cream, whitening cream, is nagtataka ako kasi bakit tuwing nilalagay ko siya, parang sobrang, medyo parang basa-basa yung mukha ko. So, inisip ko bakit kaya noong first hanggang third day nagtataka ako, bakit parang basa-basa siya, ayan. Katulad yan, parang may reflection siya, diba?
parang may highlighter ako. So, basa-basa ng onti yung face mo. Yun pa yung term doon. Hindi ko kasi masyadong ano yung Korean. Kasi gusto ko lang kasi lagi matte yung face ko. Yan. So, ayan guys, diba? Since hindi ko nga alam na yun nga yung effect niya. May effect siyang ganun, dewy effect. Ang ginawa ko, nag-loose powder ako. Para kasi inisip ko baka oily lang ako that day. Eh, hindi naman ako talaga ganun ka-oily. So, ginawa ko, nag-apply ako ng powder. Nag-apply ako ng powder dyan. And nagkita kami ng boyfriend ko. Sabi niya sa akin, ha, nangyari sa'yo? Bakit mukha kang espasol? My God, guys, hindi ko alam, nag-travel ako. Nakakita ko ng madaming tao na sobrang kapal pala at sobrang puti nung mukha ko. Ang ginamit ko lang is loose powder. So, yun guys, kung gagamitin nyo to, better siguro na control niyo yung paglagay niyo ng loose powder kasi magmumukha talaga kayong espasol. Yung isa pa sa ilan na yun, 3-4. So yung 4 na pansin ko for this product is ayan oh, naglight ito, 'di ba sabi ko sa inyo. Ang gusto ko talagang i-target dito is ito. Ayan, kita na ba? Ayan. Tsaka ito. Ayan. Ayan talaga yung dalawang gusto, ano. Pag chinek niyo to, meron pa rin siya. Unlike nito, kailangan ko na talaga siyang i-ganon, tapos ilagay sa shadow para makita siya. Pero pag, yung parang normal lang, nitignan ko sa salamin, saka sa camera, hindi na siya guys na nakikita. Unlike yung before na para talaga siyang nonal, ayan. So, ayun guys, nasabi ko na sa inyo, yung mga bagay na napansin ko ay na-obserbahan ko sa akin. Negative? Wala naman masyadong negative. Siguro dahil negative lang sa akin yung ganito kasi hindi nga ako sanay na parang glass-like ba yung tawag dyan. Yan o. Siguro dahil lang sa ilaw pero kapag tinignan mo siya sa salamin, natanggalin ko yung ilaw. Ayan, ganyan siya. Diba? Inano ko na yung ilaw pero ayan pa rin siya. Kung nag-light ba yung face ko, guys, pag gamit ko yung tone up, whitening cream, para siyang nag-light, katulad nito, ayan, medyo kapulay niya na yung leg ko. Pero pag tinatanggal ko siya, hindi naman katulad nung dati, siguro dahil bumalik na yung, unti-unti nang bumabalik yung original color ko, kaya medyo nag-light na yung face ko. Hindi ko din alam kung nakatulong ba yun, pero guys, pag tinanggal ko talaga to, as in, magiging medyo tan siya ulit. Unlike before na tan, ang tan ng color ko ngayon. Medyo tan na lang siya. Pero, di ko alam din eh, kung bumabalik ba yung dati kong color or tinutulungan niyang mag-white yung face ko. Kayo, itry nyo nga. And then, i-comment nyo below kung ano yung nangyari sa inyo. So, ayun guys. Kung question is, gagamitin ko pa ba yung mga items from Seoul White Korea. Siguro, itatry ko muna tong ubusin. And then, sa mga susunod na videos ko, I'll give you an update kung talagang nawala. Kasi, nawawala siya eh. Parang nabubura siya. Hindi ganun kabilis, guys. Kasi, diba, magkano lang naman to 299. Para sa 299, mabubura ba agad yan? Pero, nabubura kasi siya. So, uubusin ko muna to. And then, bibigyan ko kayo ng update kung gagamitin ko pa ba siya. Actually guys, kasi kung lalagyan ko ito ng loose powder on top, mawawala yung medyo dewy effect niya, pero white siya. And then, kung yung sa sabon, kung gagamitin ko pa ba siya ulit, guys, definitely yes, gagamitin ko siya ulit. Kasi unlike other kojic soap, na kapag nilagay mo siya sa balat mo, and then binabad mo siya for 2 minutes, after nun guys, diba parang nagaganon-ganon nga yung balat mo, pero sa hindi, wala kang mararamdamang ganon. Pero when it comes to micro-peeling, guys, nag-peel siya, meron siyang micro-peeling, kasi makikita mo talaga dun sa pinagliguan mo, na meron siyang parang mga libag-libag. Hindi ko alam po anong tawag dun ah, pero guys, libag kasi yung tawag nun. Simula ba't ako, libag ka na ako nun. At natutuwa ako pag nakakakita ako ng ganun kasi ako yung tao na hindi ako mahilig mag-hilod. Para i-review tong product na to guys, ang kadesoy. Siguro, disclaimer ulit, mas maganda na itry nyo rin siya sa sarili nyo kasi nga, again,
gumana siya sa akin, hindi siya pwedeng gumana sa inyo at gumana siya sa iba. Pero eto guys, sabi ko sa inyo, kung instant wipe lang naman yung kailangan nyo, pak na pak. So again, I hope may natutunan kayo sa review ko na to. And sana makita ko kayo ulit sa susunod kong video. And guys, if you haven't subscribed, please subscribe to my channel. And then, please the like button, share, and not click the bell para every time na mag-post ako ng bagong video is mananotify kayo. So, ayan lang guys. Be good. Thank you for watching. Bye-bye.